So basically, yes. Oh my. Bakit meron kang ring light dyan sa likod mo? Ha? Dahil yan ang topic natin ngayon, mga ka-Arky. Oh, which is? The halo effect. Oh, okay. Ano ba yung halo effect na yan? Wow, hindi bagay. So, before tayo magsimula, batiin muna natin yung mga ka-Arky natin. So, welcome sa bago na namang video dito sa ating channel. And nabanggit nga kanina, ang pag-uusapan natin today ay yung halo effect. Ano ba yung halo effect na yan, Renzi? Ikaw ang nag-suggest yung topic na yan eh. Hindi po, ito yung ano, to the halo ni Beyonce. Sa mga fans, yung halo effect, ito yung ano, no? Ito halimbawa. Okay. Meron kayo narinig na investment advice, stock tip, recommendation. Okay, tapos yung advice na yun ay galing sa tao na pwedeng gwapo, pwedeng maganda, or simpleng gusto niyo yung tao, 'di ba, may pleasing personality na or kunwari, pwedeng reputable na person din na kumbaga, you're taking it lock, stock, and barrel and without a grain of salt. Meaning, you take it as it is na parang lahat ng sabihin nila is tama, maganda, or maganda para sa'yo. Yun yung ano, simply put, yung halo effect. So, hindi ba, I can understand na kung physically good-looking, pleasing personality, yung tao ay mas papaniwalaan natin sila. Pero, kung meron namang credentials yung tao, ba, I don't think is there anything wrong with immediately believing doon sa sinasabi nila? Well, yeah, you're right. There's nothing wrong in immediately believing, pero remember, no, when a person speaks in a crowd, in a large crowd, and you're just one of those people, dapat aralahanin natin na isipin din natin, and we have to be critical na yung sinasabi niya ba is applicable sa akin. Okay? Mm-hmm. Kasi baka mamaya, yung sinasabi niya na recommendation, okay, is pagdating sa akin is hindi applicable or hindi applicable in one of my investment goal. Halimbawa, mayroong speaker sinabi, okay, ang pag-ibig MP2. Diba? Kasi capital protect, tax-free, diba? Tapos, ano ba to? Guaranteed, almost, no? Guaranteed yung return na mga 6-7% mataas pa. So, ikaw naman, di ba? Biglang, oh, sige, dahil sinabi din ganito, okay ang MP2, oh, sige, invest ka naman sa MP2. Ngayon, biglang, ito pala, kailangan mo pala ng pera in 3 years' time yung nilagay mo sa MP2. Ang MP2 naman pala, may 5-year holding period. Di ba? So, kumbaga, the recommendation is good. Okay, generally, okay naman siya. Pero pagdating sa sitwasyon mo, hindi siya applicable. So, yung halo effect is the effect na, yon, na tipong sinabi niya, okay, then ginawa mo na lang without even, you know, thinking kung applicable pala talaga siya para sa'yo. Para kasing ano, no, nagkakaroon ka ng bias towards a specific person na you treat na lahat nung sabihin niya sinusunod mo, no, without really processing kung okay ba siya o hindi. And nag-google ako ng definition ng halo effect. Meron din sinabi dito na ano siya, consumer's favoritism towards a line of products due to positive experiences with other products by this maker. So ang unang dumating sa akin, kunwari, we don't have anything against this company, no. We just want to illustrate yung yung halo effect. For example, yung Mang Inasal, 'di ba, which is founded by Injap Sia. So we know na yung nung binili ng Jollibee yung Mang Inasal, alam mo yon, so Injap Sia became part of the Jollibee ecosystem, I would say, and it was very successful. Ngayon si Injap Sia,
nagtayo ng Double Dragon at saka mm-hmm. yung Mary Mart, no? Immediately, mm-hmm. a lot of people are favoring buying stocks of Double Dragon and mm-hmm. Mary Mart for the reason na kasi believe sila dun sa nagawa ni Injapsia dun yes. sa Mang Inasal, di ba? And billionaire, eh, saka billionaire. So, hindi ata magkakama dito. Ganun. Yes, and then Jollibee. So, again, of mm-hmm. course, importante yung track record, but we have to be more critical. Meaning, mm-hmm. yung Mang Inasal is food business. So, baka mamaya si Injapsia, ang core competency niya is mm-hmm. sa restaurant and food business, and mm-hmm. he is venturing into Double Dragon na real estate, di ba? Mm-hmm. So again, we don't have anything against these people, we're just using them for as an example mm-hmm. To illustrate yung halo effect, no? Mm-hmm. So tama, that's also an example kasi nga merong kang ano eh parang na-idolize mo yung isang tao or isang company. Na actually yung example dun sa nabasa kong article, kunwari nagustuhan mo yung Apple iPhone, maganda experience mo with using an Apple iPhone. So nung naglabas si Apple nung Apple Watch, a lot of people were buying it kahit na untested in the market kasi meron silang halo effect yung Apple na since okay naman yung iPhone, I would say na okay naman yung Apple Watch. Parang ganun, di ba? Mm-hmm. So, naka-carry over. Yes, oo. So, we're not saying na this is bad. Ang sinasabi lang natin is we should be aware kung kailangan nating maging critical. Tama, no? Kumbaga, pag may nakita kayong influencer ganyan or guru or whoever may nakita kayo, kumbaga hindi natin sinasabi na huwag paniwalaan, pero hit on the brakes, okay? Hit on the brakes and then process yung sinabi niya. Applicable ba sa akin to? Okay ba to given my situation? Kasi baka naman mamaya it worked for them, it didn't work for you, di ba? Parang gamot lang yan, parang ibuprofen. Pag masakit ang ulo ko, ibuprofen, okay sa akin. Pero hindi pwede sa asawa ko kasi allergic sa ibuprofen, di ba? So, yung mga ganung nuances, yun. So, meaning, again, hit on the brakes and then process yung recommendation. Tingnan kung applicable sa atin. Wag lang lulunokin lahat. Oo. Wag maging blind follower. Yes. Tama, that's right. So, yun. So, meron din ba siyang application pagdating sa mutual fund investing, for example? Sa nakikita ko, no, yung halimbawa, kasi, ano yan, fund ni ganito, ganyan, fund ni ganyan. Okay, so, kumbaga, ano yun, no, parang medyo may halo effect na kasi tinayo to ni ganito, or si ganito yung nag-manage yan. Pero, again, no, tingnan din natin yung performance kasi baka mamaya ang tinitingnan natin yung performance dati. Pero yung performance recently, kunwari, tingnan nyo, previous 1 year, okay pa rin ba siya? Previous 2-3 years. Kasi baka mamaya yung tinitingnan nyo yung malayo, hindi nyo nakikita yung malapit, then ayun, baka kumbaga yung reasoning natin medyo dispalinghado na. Should I say? Yeah. Ang nakikita kong isang example din dyan, for example, sa UITF na space, no? Let's say na meron akong account sa particular na bank and I'm very satisfied with the service of that specific bank. Kung maglalabas sila ng mga unit investment trust funds, syempre medyo may halo effect sa akin yung investments na ino-offer nila kasi okay yung experience ko dun sa banking with that company, no? But we have to still study sino ba yung fund manager, ano ba yung mga fund objectives, etc. Kasi may mga nakikita or may mga nakikilala ako na lahat na lang na nilabas na investment fund ng itong company na to ay nilagyan nila ng pera kasi nga doon sila may bangko and in a way, doon sa isa kong friend, meron kasi siyang kakilala or meron siyang friend na nagtatrabaho dun sa company na yon. So, lahat na lang ng in-offer sa kanya ng mga investment,
kinuha niya. Kinuha. Namakiyaw. Kasi may, oo, kasi may halo effect, which is, again, we're not saying na mali siya gawin. What we're saying is always take a step back. Kasi ask yourself na, is this still applicable to me? Is this still helpful sa financial goals ko? Kasi kung pasok pa rin siya sa financial goals mo, then go ahead. No? Pero yun nga, wag lang bili ng bili, wag lang basta invest ng invest ko saan-saan. Basta sinabi ng isang tao na okay ito, invest ka kagad. No? So, wag natin gagawin yun na blind following or blind investing. So, yun. Ito, magandang example din ng halo effect sa Bitcoin. And nag-invest si Elon Musk. Hindi, okay, sige, Bitcoin na rin ako or cryptocurrency na rin ako. Yes. Diba? Yun ang isang that's actually a great example. Example. So, he was there, so you know. So, tapos, lahat pala ng yung Bitcoin na hindi mo naman pala kilala, pinasukan mo na, tapos bilang scam pala, di ba? From a spurious company, di ba? So, yun ang isang magandang example ng halo effect din natin. Well, anyways, okay. Kung kayo naman ay may mga tanong, okay, sa mga investment, insurance, or any other product, you can just email us, admin@wealtharchy.com. Kasi, ayun, no, although malaanghel kami na may automatic halo. Okay, but you know, we'll sit down with you and discuss na inaalam namin na where are you coming from, ano yung mga goals ninyo, ano ba yung mga constraints even, di ba? Like the budget, responsibilities, constraints din yan. And then from there, we'll talk and we'll scan the market kung anong pinakamaganda para sa iyo. Of course, we're confident with this kasi kumbaga alam namin ang ano situation mo. So, we're confident na yung mabibigyan namin recommendation is talagang para sa iyo, tailor fit and customize. All right. So, maraming salamat sa inyo, Karki, sa panonood, and I hope may natutunan kayong bago. So, please give this video a thumbs up and share it to your friends. And remember to subscribe to our channel for more educational videos about personal finance, business, and investment. So, hanggang sa muli, ayan, remember to click the notification bell so that you'll be reminded if we have new videos. And with that, see you again sa susunod nating video or sa susunod nating live stream. Okay? So, bye-bye! Bye-bye!